gusto kong i-share sa inyo, okay, o ibigay sa inyo, I want you to know this two things. Two things I want you to know. Okay? I-restart kung sila, baka hindi nakaka. Ayan. Two things I want you to know. Okay? Mga members, look at this. You need a church that will take good care of your spiritual life and help you mature. Okay? Remember this. Mga members of this church, okay? You need a church that will take good care of you or take good care of your spiritual life and will help you mature. Kahit pa man sa mga bago pa at galing ng Malungun o somewhere dito sa Jensen. Okay? Tandaan natin, tandaan ninyo na kailangan nyo ng church. Para sa ganun, kayo ay atimanon kaysa inyo ang spiritual na buhay at kayo ay mag-mature, kayo ay tumubo, kayo ay mag-grow. That's why we have this Sunday school. Okay? Isa din ito, paraan na tayo ay mag-grow sa knowledge ng Panginoon, magkaroon tayo ng maturity sa ating spiritual life. Okay? We are not here, you are not just come to church para wala lang. Nagdirita ka ng dirita mo ato simbahan na para wala ka, wala ka matunaan. Amen? Our aim should be, meron tayong matutunan lagi. Amen po ba? Hindi yung sabihin mo, o may magtanong sa'yo, saan ka galing, sister? Saan ka galing, brother? Sa simbahan. Ano po sa mo dito? Sa may mensahe? Basta nagsimba ko. Okay? Sabay-sabay na God, magsimba ra. Okay? Without understanding, without knowing, without comprehending kung ano yung message talaga ni Lord, ano yung gusto ng Panginoon ipabatid sa atin, at ano yung mensahe ng Panginoon gustong gawin ng Panginoon at gustong gawin mo, gusto ng Panginoon na gawin mo sa buhay na ito. Amen? So dapat ma-perceive natin yun, maintindihan natin yun. Sabi mo sa katabi mo, intindihin natin. Amen? So dapat intindihin natin. At pangalawa, kay una, kailangan mo ng church. Sino yung magsabi kailangan mo ng church? Okay? So, kailangan mo ng church. And pangalawa, your church, kailangan ka din ng church mo. Okay? Kailangan ka ng church. Amen? Kailangan mo ng church at kailangan ka din ng church. So, vice versa. Okay? Tandaan po natin. Para bang mag-asawa yan? Para bang, pag sinabi mo, I need you. Okay? Sabi mo sa asawa mo, I need you. At sasabihin din niya, I need you too. Okay? Kailangan din kita. Okay? Hindi pwedeng sabihin niya, kailangan kita. Pero, sabihin naman niya, hindi kita kailangan. Parang pangit, di ba? Kahit pa sa mag-uyab, kahit sabihin mo, mag-uyab pa lang kayo, sasabihin ng lalaki, kailangan kita, babe. Kailangan kita, hon. Kailangan kita, darling. Di ba? Kailangan kita, heart. Eh? Pero kung sagot na niya, hindi kita kailangan. So, ano pang dahilan para magtagal pa ang inyong pagsasama? Tama? Okay? So, kailangan niyo bawat isa. And sa umagang ito, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan mo ang church at itong church na to, kailangan ka din. Okay? Kailangan natin ang bawat isa. At kung ma-realize natin ito, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng breakthrough sa personal na buhay natin, sa spiritual na buhay natin, sa family natin, at ganun din sa church na ito. Bakit? Kasi you're going to be united. Say that word, united. United. Okay? Kasi kayo ay magkakaisa. Okay? Kayo ay magkakaisa. So all you need para tayo ay magkaroon ng breakthrough sa personal life natin, sa spiritual life natin, sa family natin, at itong church na ito, all we need is unity. Amen. Sabihin natin, unity. Unity. Marami na akong napuntahan. We have 70 plus na mga churches all over the Philippines. And almost
lahat ng mga simbahan natin napuntahan ko na. And not only sa miracle line, but you know, I noticed sa mga ibang mga simbahan, and not only sa mga religious groups, kundi sa mga companies, sa mga associations, mga organizations, alam niyo po, ang isa sa mga dahil nila, na sana makita nila yung pagkakaisa ng bawat isa. Hello? Ito dapat yung cry natin. Ito dapat yung iiyakan natin sa Panginoon. Nasasabihin natin, Lord, unite us, Lord. Pagkaisahin mo kami, Panginoon. You know, a good leader, sino dito yung masabi niya, he is a good leader. Amen. Okay? A good leader and a good member, sino dito yung masabi niya, good member siya. Okay? So, a good leader and a good member of either a company o sa community o sa family o sa church, ang desire po niya ay ang makita niya ang bawat tao na sila ay nagkakaisa. Hello, sino dito may family? Kailan dito ko babasik mo? Kasi pagbaba na ako, wala na po itudlo. Ah. Sino dito may familia? Okay? Nanay, tatay, mga anak. Okay? Yung tatay at nanay, their desire is to see their family, yung kailang mga anak, na sila ay nagkakaisa sa bahay. Ayaw nila na sila ay nag-aaway-away. Tama po ba, tatay? Tama ba, nanay? Okay? At kung ikaw naman ay isang mabuting anak, gusto mo na makita doon sa family mo, yung nanay at tatay mo, pati mga kapatid mo, kayong lahat ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Kanang uyon mo talang ba? You have the same spirit. You understand each other. Kaya nagkakaintindihan kayo. Hindi yung para bang pupunta yung isa dito, dito naman yung isa. Okay? So mahimong chaos, magkaroon ng gumot. Amen po ba? Okay? So gusto natin lahat na magkaroon tayo ng pagkakaisa. And because atunay gahong or dakong kahimuan kung kita magkahiusa. Amen. Do you believe in that? Maraming mangyayari, maraming magagawa kung nakikita natin o makikita natin na tayong lahat ay nagkakaisa. Amen. Amen. Huwag dyan po yung amen. Matugayan dyan tani ba? Amen? Hallelujah! Kaya baka ng night energy ba? Okay? Pag di mo mag-amen, morati dyan mo kasabot sa akong kinistorya ba? Okay? Sa pulong sa Ginoo. Okay? Amen! So, the main message, the title of this message is entitled, The Power of Unity. Sabihin natin, The Power of Unity. The power of unity. Okay? Ang gahong sa pagkahiusa. Okay? The power of unity. Now, try to look at or notice this picture. Okay? Ganito dapat yung ganito yung sometimes nakikita natin sa isang grupo, sa family o sa church. Okay? Can we just focus on the church? Okay? Just try to look at this. Alam niyo po, sa church ay kinakailangan talaga ng pagkakaisa. Sinong naniniwala doon? Okay? Kailangan nating magkaisa. Mga believers, mga members, pastors, leaders, you need to be united. But sometimes, you know, in the church, ito yung minsan parang hindi magandang tingnan. Okay? Just try to look at this. Sabi natin, ito yung pastor mo. Okay? And itong kahoy na ito, it represents the church. Okay? It represents the church na kinakailangan natin buhatin para makatawid doon sa other side. Para saan magkaroon ng breakthrough. Sabi natin breakthrough. Okay? So, itong leader na to, itong pastor na to, pwede pa rin kamot niya para sa ganon, mahimong nindot, mahimong successful, mahimong victorious ang simbahan. And some of the leaders are just like this. Ibig sabihin,
naa sila'y effort, sabi natin effort, nga sila mo'y katabang sa pastor. It's a drink, anong katabang sa pastor din eh? Hello? But you know what? Minsan nakakalungkot sa loob ng church, instead na tulong-tulong, kunwari tumutulong, pero pabigat. Hello? Duray ani Rayson, murag na gayunite po siya, murag uyun-uyun po siya, pero pabigat pala siya. Look at this. Tulak-tulak po siya, kunwari, pero pabigat na siya. Oh, labi na to. Nag-dri-dri-dri pa siya. Dri-dri mo, dri-dri. Imuha na siya. Imuha na. Pero wala siya effort na naman, pabigat lang siya. Hello? Sana wala dito. Sana wala sa church. Ito yung pabigat. Sana lahat ng dito. Eh, parang sa ganun, mabilis yung pagtawid ng church. Para mabilis yung pag-grow ng church. Alam, nakukuha ba niyo? Nakaka-relate ko ba kayo? Okay? Sana sabay-sabay tayo para sa ganun mag-surhay, okay? Mag-arise at mag-shine yung ating mga simbahan o yung ating church. Tulong-tulong tayo because there is power in unity. Now, look at this verse. Ang sabi na po Sir Paul sa mga Christian in Ephesus, as a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. In verse 2, be completely humble. Sabi natin humble. Mabot na siya karun. Okay? Instead, mahimong humble, mahimong humbug na noon. Nagangoy na himo din simbahan, nagangoy na hatag na yan, hinambog na. Ambag mo yan para sa Panginoon yan. You don't need para ihambog na siya. Amen? Ipamata sa mga tao, labi na kung wala, nakahatag na, ako'y nakahatag niya. Kamu, huwag mo'y ambag. Na siya, na inuon mo na, gari-ari simbahan. No! Amen? God enabled us na magkaroon ng kayamanan o pera para makaambag for the glory of the Lord. Dili para maghinambog o para dili para ma-intimidate ang mga tao sa atoa. Amen? For the glory of the Lord. Now, be completely humble and gentle. Ibig sabihin gentle, alimanay lang. Okay? And patient. Be patient. Mapasinsyoso. And then, bearing with one another in love. You have to love one another. Isa din, kinalove niya ang matagusan. Na siya'y care. Okay? Na ginampo ni mo sa pastor, ginampo ni pastor ang mga membro, ikaw po, ginampo ni mo ang mga kaoban, mga brothers and sisters in the Lord. That is, loving one another, bearing with one another in love. And verse 3, it says here, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Now, take note of this. Pag sinabi natin, make every effort. Ano ibig sabihin ng effort? Effort. Kanang landingan sa airplane. Airport pala yan. So make every effort. Ibig sabihin, meron kang gagawin. Ibig sabihin, paningkamot ba? Amen? Paningkamot ka sa to keep the unity in the church. In your church. It's a dream, naningkamot mo para makita ninyo ang pagka-united sa simbahan. Kanang kita gaya ng mura maglalain, ay, anak ba? Ay, magubot pa. Ay, kung makita ninyo mo murag na ay laing spirito, sister, brother, ano ba kay matahot ang ato ang pagkayusa? Matahot ang ato ang ato ang grupo ba? Okay? So you have to make every effort to keep the unity of the Spirit to the bond of peace. Now, in this passage, Paul is not asking the church to begin to live out or to promote unity.
Hindi niya sinasabi na you have to promote unity. Kinakailangan ito yung gagawin ninyo. No. Kundi nakita na niya. Nakita na niya na nandun na yung unity. They are already united. Okay? Meron ng pagkakaisa. Kaya sabi niya, make every effort to keep the unity. Ibig sabihin, you have to keep this, the fire burning. Pagdilaabin mo pa, pag-apuyin mo pa. Strengthen pa, Diyod. Ibig sabihin, nandyan na yan. United na kayo. You have to keep it on. Hello? Ibig sabihin, mas the more pa na mag-unite ang bawat isa. Amen? And you know, brothers and sisters, the Lord, in this group, religious group, Christian group, unity is supposed to be natural. Ano ibig sabihin po, mga ito, kapatid? Ang pagkakaisa, dapat natural na lang sana yan. Hello? Para bang sinasabi na, parang gusto sabihin na, you are siblings. You are expected to get along. Parang nanay, tatay. Ganito yan. Pag kita mo yung anak mo, yung dalawang anak mo, tatlong anak mo nag-aaway, anong sasabihin ng nanay, tatay? Kamu ba, sige mong aaway. Nga dapat gani, kamu mag-igsuon, kamu magkasinabot. Tama? Okay? Dapat kamu magkahiwusan mo ba kay mga igsuon mo? So same true sa church. Mag-igsuon ta sa pamilya sa Ginoo. So, supposedly, unity ay maging natural na sana yun. We are siblings, mga magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nag-aaway. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng misunderstanding. Dapat nagkakaintindihan tayo because we are claiming that we have the one spirit. Kaya nagpipray tayo, Lord, bind us with your one spirit, with your one love. Tapos kung walay isang espiritu, walang isang espiritu sa church, lay-laying espiritu, agubot yun. That's why you have to pray always. Iyanko na ito pinamaminti na sa sunod sa simbahan, sa tanang mga members, na magkahiusap itang tanan o naatalang tayo isa ka espiritu. Espiritu sa Ginoo. Kay ko nga ay spirit Ginoo ang niya ang uban spirito sa yawa ang igubot yun na. Hello? Pangunta na, kung sa may spirito na ito na, nasa po aron. Spirit of God! Kung nga pa spirit of God within us, in us, wala na yung rason nga magkagubot ta. And there is no reason nga dili mo lambot nga kaniya simbahan. That's why I urge you, just like Apostle Paul, he's urging the Christians in Ephesus, keep the fire, keep the unity, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Yung united kayo na mayroong iisang Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, united tayo. Amen. Magkaisa tayo. Same true kahit na yung mga taga-Malungon. Okay? Kung kayo ay galing doon sa Malungon and you claim that you are Christians, your church is also a group of believers. Kahit saan pa man kayo, you can just unite yourself, your spirit, kahit saan church kayo pumunta. Kana makaingon ka ba? Ay, salamat, nakasimba ko mo. Gihapon ko nagsimba sa Malungon ba? Amen. Okay? Kung mag-stay yun mo din, ganahan yun ka ba? Kay muragwa ka nakalayo sa inyong Malungon, sa inyong lugar. Amen po ba? Amen. Okay? So keep this fire, this unity sa atong mga kasing-kasing. Now, how do we define unity? Okay, look at this. How do you define unity? What is unity? Unity is something that you know when it's
present. And you know when it's absent. Ano ibig sabihin? May present, may absent. Minsan, ma-appreciate natin yung word na unity pagka mayroong usual na may gathering o may event. Just for example, usually, may para mas madali. Parang anniversary. Yung anniversary po o Thanksgiving ng church. Pagka nakikita mo yung pagkayusan, naglihok tanan na lang, nagdala pagkaon, nag-decorate, naglimpyo, makaanag yung pasok. Lami ang lami Panginoon, oy, ang tanawon, oy. United kayong simbahan ba? Hello? So you will recognize that the presence of, or the spirit of unity is there. Presensya! Pero kung naamoy mga pan, mga gathering po, mga si Pastor na iliyong tanan, o si Sister na iliyong tanan, sa pulo ng mga membro, ang lihok lang, tulo lang, murag kulang yun, murag absent ang purity. Amen? Nakuha na ito? Yeah. Okay? So, whether it is a ordinary or extraordinary service or Sunday, makita dapat sa atin yung tayo ay united. Amen po ba? Hindi lang yung pag mayroong occasion lang. Tapos, suman sa occasion, wala na po, pasahin, yung simba, eh, nagkang buhay ginahimo, sabi na, walay pagkaon, ah, why united, really united. Pero kung daghang mga pagkaon, daghang mga kwan, labi na makapamino siya kanang murag, kanang hilak sa baboy. Simba tao pa, kay anniversary of ma. Katay ng baboy. Amen. Okay? So may pagkain wala, may occasion wala, makita dapat na tayo ay united para sa Panginoon. Amen. Saturday pa lang o Sunday morning, i-early ka, ikaw nandito, nag-prepare ka na, naglilinis ka na, inaayos mo, nag-practice na, lahat na may ginagawa ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gumawa tayo. Amen. Why? Because we really need unity. Okay? When there is unity, everything runs smoothly and more gets accomplished. Look at this. Okay? When there is unity, kung naay pagkayusa, ang tanan, murag smooth lang tanan ba? Amen? Di ba smooth lang? And more gets accomplished. Maragdaghan kayo mahimo. Daghan ma-accomplish. And but when there is division now, ito ang nakakalungkot. When there is division na ay gubot, na ay division sa church, iya-iya sa church, and lack of unity, walay pagkaiusa, all you have is chaos and confusion. Nag-gubot na mo simbahan, kaya nga naman, walay espiritu sa pagkaiusa. Amen. Kung sa'yo gusto na ito, unity or disunity? Unity. Amen? Kaya ingon pa sa Bible, in Psalm 133 verse 1, atong ipinpamintigin kanta niya, how good and how pleasant it is when brethren live together in unity. Diba? May kanta yan eh. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasi na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Diba? Kung ikaw may problema at wala kang pera, lumapit ka lang sa kanya. Ay, hindi pala yan. Wala na pala yun sa direk. Okay? So, it is good. It is pleasant. Okay? When brethren live together in unity. Amen. So again, it is my encouragement about sa atin na tayo ay dapat
pagiging united. Now, how many of you believe that there is power in unity? Natuwa ba mo nga doon na ikahom ang pagkaiusap? Amen? Hello? Doon na ikahom na mayroong magagawa pag mayroon tayong pagkakaisa. Okay? Look at this. Okay? When to know that unity has a power? Paano na to if we believe that there is power in unity? Ano sapot na to makita, mailhan, makita na doon na d'yo'y gahong ang pagkayusa? Number one, when unity leads to a greater productivity. Kung makita nimo na sa inyong grupo, murag productive na kayo ba? Murag nagalambo na ba? Okay? Naapoy ka ng grupo na murag united sila, pero di sila harmonious. Okay? Yung unity, kinakailangan doon sa ilalim ng unity, inside of that unity, nandun yung harmony. Nakukuha natin? Parang ganito yan. Yung praise and worship team, nandyan sila lahat. Kompleto sila lahat. Okay? So makita mo na, kita mo, united sila. Wow! Okay? Pero pag-play, niya ang gitara C, ang bass D, kung naapay chord din siya, nag-Z na siya. Okay? Niya ang singer, na instead na tenor, na himong bass, nag-tenor-tenor na yun. Pag-play niya, 15 niya baga. Hello? They are united, but they are not harmonious. Usahin sa simbahan, napulingan. Okay? Sa grupo, napulingan na. Naapay kwan, ganyan uniform. Oh, perfect uniform. Lindot kayo yung uniform, oy. Pero, tanawon ninyo sila, gubot. United lang sila, tanawon, kaya naka-uniform sila. Pareho sila sa nila. Okay? Pero ang espiritu, nako, 15 gubota. Kita na ito? Nakuha niyo? Okay? So we have to be united and at the same time, we have to be harmonious. Okay, dapat merong harmony. Dili lang unity. But inside of that unity, nandun dapat yung harmony. Amen? Kung mayroon yung unity, inside of that is there is harmony, mayroon talagang productivity. Amen? Amen po ba? Okay. Yung ano bang mabigat dito? Ito mabigat to. Okay. Kung babae lang ang magbubuhat nito, hindi makaya. Okay. Pero kailangan niya ng kasama. Tama? At yung kasama niya, kung hindi sila united, hindi makakaya ito. At kung hindi sila harmonious, okay, united sila. Buha sila na. Mag-alsa na. Pero kung hindi sila harmonious, harmonious in the sense na ang isa pagdulong din eh. Ang isa po pagdulong din eh. Onsay mahimo. Kasi pagkasakitan lang sila. Diriba! Diriba! Murag si Pabalo o si Redford White. Eh, si Ikwan ang country. Di pumasok. Di pa. Bakit hindi pumasok? Di papasok sa dito. Sabi naman, ipapasok pala? Kaya nga naman, iyaha dahi pang bira ko dahi iyaha. Paggawa si iyaha, niya ang goal dahi dito kay pasunod. So they are united, but they are not harmonious. Amen, nakuha na itong point. Okay? There is power in unity when it leads to a greater productivity. Amen. Dapat productive ang inyong pagkahiusap, kung kayo ay magkasama-sama, dapat productive. Ibig sabihin, mayroong growth. Mayroong paglambo. Mayroong pag-grow. Amen? Dapat kung ngayon ay 10, next month ay dapat magiging 15 o kahit 11.
Okay? And then nag-grow siya. The following month, may mo lang mong 20. Okay? May mo mong productive. Bakit? Kasi you are united. And at the same time, you are harmonious. Amen. Sabi ni Ecclesiastes 4:9. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Okay? Pero kung ginagawa doon sa amin, sa bahay namin, bahay, doon yung bahay namin. Pero na kaming ginagawa doon sa likod. Na hindi ko magawa-gawa na ako lang mag-isa. Noong time na, kasi busy din si Rex, noong time na naglinis kami, unang-una kasama ko si Rex at Leo muna. Kasama ko si Leo. So, sabi ko nakikita ko na. Nakikita ko na yung view. At sabi ko, reviewhan na siya, kaming mga bus, kapag sa gilid. Tapos, the following day, nakawagan ako na ako sa bricks. Okay? Pakita na ako sa iya ha, kung sa'y gusto na ako mahimo dito, kung sa'y angay na ako, kung sa'y goal na ako. Okay? Maka na hearing, buta na ako, Tri, yung mga kawayan. Tama? Okay? So, niuyol sa akong gusto. Okay? So, we are united, and at the same time, we are harmonious. So what happened? Ang result, nahimong-hindot tayo. Eh, hindot na kayo mo, tambay-tambay ito mo, laglaag dito sa place. Kaya nga naman, 15 upside, 15 smooth kayo. Hili na siya, hili siya kapag, hindot na siya kayo. Okay? Pleasing in the eyes. Amen? So same true sa atin. Okay? So more, sabi ko dito, more can be accomplished when we work together. Sabi natin together. Than working separately. Okay? More can be accomplished when we work together than working separately. Kanang iya-iya ka? Kung naman po eh, kanang ingon nga kanang, pwede kaya mo yan, pero buka tagani. Kinangan na ito, matag-usa, para mas ma-accomplish na ito ang hindot ka dyan. Amen? I just thank God, brothers and sisters in the Lord, for how many years sa itong pagsugod sa itong simbahan sa Pulungunog. Okay? Ang MC, Pastora, Pop-Rings, Pastora, Tanan, okay? Ako po, wali ko, tapos mag-arrange pa dyan sa mga lingkuranan. But you know what? Niabot ang panahon. Tinan ako, kinahanglan, una-una ako kung sa arrangement sa church. Then ako kinangalan mo naon-naon kung sa'yo akong i-practice, kung sa'yo akong i-practice sa praise and worship. Kaya nga naman, naan naman mga leaders. Naan naman sila. Sila na yung bahala sa church. Eh, ako lang, prepare na ko, guwali na ko para sa Sunday. Eh, supervise na po kung sa'yo tama ba na siya, okay ba na siya. Okay. Eh, labi na ako sa sound system. Eh, kung naman din sila kayo ako sa sound system. Okay, I set up the sound system. Okay, and then later on, I believe na mas matunay pa Diyos nila. Amen. Okay, so something like that. Okay, kung ansay makita nato, kinahanglan nato, himuon sa simbahan, himuon nato, na isayin, inayon nga. Look at the need. See the need. And feel the need. Tanawa ang kinahanglan. O punuan mo kung ano yung kailangan. Okay? Kala mo rin, murag initiative ba nga, kita na nimo kinahanglan nga imuan niya, imuon nimo, wala may lahing maghimo. So, kaya man nimo, himuon na nimo. Amen? 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 So, initiative, mura po na siya, simply as, na ay, ito na siya? Hugaw diha, nagkaon sa chichiria, o nagkaon sa chichiria ang uban, niya gilabay na diha. Niya, agi-agihan na nimo diha. Okay? So, pag nakita na nimo, gusto ka na, kuha na nimo. Amen? So, yung ano po sa church? Kung makita niyo mong anong say, kinahanglan sa church, you have to feel the need. You have to act. Parang sa ganon, mas nindot. And that is the spirit of unity. So, we can achieve more together. We can, than we can separately. Just like, alam niyo yung Tower of Babel. Okay? Though, kung titignan natin yung motibo doon, motibo is negative. Bakit negative? Kasi sabi, let's build the city
para mahimuta, mailhanta sa mga tao. They have this wrong motive. Hello? So, in building the church, in making this church successful, we have this good, right motive nga dili kita mahimong sikat. Hello? Tapos na ako. Ang pagpatindog, pagpalambo, pagpadaghan sa simbahan, dili para kita mahimong sikat. Kung unsa may akong ginahimong simbahan, dili para kita magsikat. Kundi dapat ang atong ipasikat at firmaminti, walay lahi kundi ang Ginoo. Siya dapat ang may bayaw. Okay? So look at itong Tower of Babel. Okay? They have this wrong motive. Sabi nila, let's make bricks and harden with them with fire. Okay? And then, and what happened? Okay? And then they said, come! Let's build a great city for ourselves. Look at that. Sabi niya, let's build a great city. Hindi na sinabing, for the Lord. Para mahimaya ang Ginoo. Pero ang ino nila, let's come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us what? Famous! Tanaw ka ng motive. Para mahimo silang sikat. Hello, sa ginagawa natin para sa Panginoon, sa church, ano sabi atong motive? Yes, maybe you are united, but try to evaluate your motive para mahimo ang sikat. No, hindi dapat. Sabi niya, they will make us famous and keep us from being scattered all over the world. Bakit? During that time, okay, walang problema. They have the same language. They have the same words. Ibig sabihin, magkauyunay sila. Okay? Di na kinanglan translator. Nga, is-translate pa rin di sulti. No need na. Kaya makabalo na, makasabot na sila. There was a one word and one language during their time. And yet they have this wrong motive. For them to become famous, eh, para sa sarili nila. And what happened? Igugot sa Ginoo ba siya? And to cut the long story short of this, wala tumanda yun itong Tower of Babel. Nindot na kayo. Okay. Delight din sila kayo, but their motive is wrong. Okay? Eh, pero, igugod sila sa Ginoo. But the point there is, if you are united just like them, magkakaroon ng tinatawag na productivity. Amen? Pero, maging productive tayo sa mga gagawin natin para sa church, para sa Panginoon, para sa ating pamilya o sa mga grupo natin for the glory of God. Amen po ba? Sabi natin, for the glory of God. Kung sa may ato ma-accomplish, kung sa may ato may ambag sa simbahan, kung sa may ato may hatag simbahan, it should be glory to God, hindi glory to me. Amen. Kaya kanang wa lang gani ka ma-acknowledge sa imong gihimo, kanang effort ni mo, ang luod dahil ka. Si Pastor, grabe akong effort. Grabe ang tagaktakang ako ang akong pawis, huwag mag-acknowledge, wala kong i-acknowledge. Nang luod na inoon, kapalo mo ang mga nang luod, kaluod. Ang mga luron, kaluod. Okay? So ayaw mo kaluod. In the first place, hihimon ni muna siya, dili para mahimong para sikat. Amen? Gihimunin mo na siya para sa Ginoo. Kung i-acknowledge mo ka o dili, it's fine. Alam niyo sa akin, daghan na ko'y gihimo. Huwag man ko'y i-acknowledge, pero nanood pa ko. No? God knows what I did, what I accomplished. What I contributed, kung ano na i-contribute. In any way, si Lord naman nag-be-bless. Mayroon talagang ganyan, yung minsan parang
parang natural na lang yung ginagawa mo o gagawin mo na minsan hindi ka na i-appreciate. But it's fine. Again, it's fine. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yun. Amen? Okay lang yun. Kasi para naman sa Lord yan. Amen? So yung ginagawa natin, dapat para sa Lord. And then, if you have to look at this church, para anong gagawin natin sa church, if God enable you, kung ikaw gitagaan o gasa sa Ginoo, kung Ginoo gitagaan ka o kanyang kapasidad para makatabang sa church, and then help! Do it! Nalala nyo yung linog, katong linog itong niaging ito eh. That was November, I think. November or September, okay? Na mayroong 7.2 magnitude. Alam niyo po, isa sa mga simbahan natin sa Sarangani, ang napituhan. At ito yung MLC Sapo Pagino. Okay. Yung kanilang ganito, yung wall nila, yung cemento nito, bumagsak yun. Pati yung kisa nila, bumagsak. Okay? Kinagabihan nun, hapon yun, di ba, yung dino? Pagkagabi, bisita nila, yan po nilang simbahan. O na ito ang simbahan. Hot boom, may galing ako mga drums na, mga pan, wala ito na dami. Okay? And then, after how many days? Okay? Pagkabuntag, maybe the following day. Okay? Nagbayanihan sila. Ulipiyuhan nila. Tanggal itong mga sinito, mga hanupla, itong mga nakumba dito. Okay? And then, nagkaroon sila ng initiative. Itabangan nila ilang simbahan. They are united and they are harmonious. And temporarily, sumutan nila trapal. Okay? Because during that time, that was November. Okay? And then, December 11, meron akong kinasal dyan sa church na yan. Okay? So, nung kasal na yun, ito yung gamit. And then, yung sailing nila, butangan na nila, tila na lang. Okay? So, nadayo ang kasal. And then, the following week again, nagkaroon ng at the last Sunday ng December din, nagkaroon din ng anniversary. Ako din ng speaker nila. So, doon pa rin. So, maayos. At least somehow maayos. Why? Because they are united. They are harmonious. Amen? So, kung kaya nila, kaya din natin. Kaya din ninyo. Amen? Okay? Kahit sabihin mo po, nang isipin kung sino yung mga nawala. Huwag mo nang isipin kung sino yung mga umalis. Kasi yung mga umalis, sila ito. Amen? Hello? O sana, mahimasmasan sila, pag-pray natin, nga kung mabalik sila, dilim na position na, dilim na, dilim. Dilim na. Amen? Hello? Na sila na mahimong tabang sa church o tili sila mahimong pabigat sa church. Hello? Dili kay ganang, Andre, iwan na, si Pastor Padre, Pastor, iwan, Pastor, Padre, Pastor, Pastor. Ang sama ka, Dili, ito bang Pastor Dili o ang sama? Eh? Utility? Ito, ang Pastor, mayroong ginagawa, may ginagawa yan, mayroong siya iniisip. Hello? Instead na mapagaan yung task din ng pastor, mas noon, nahimo na stressful na noon. Na-stress na kaya siya, kaya huwag pa siya asawa, kasi huya. Ma-stress pa siya noon. Hello? Okay, so tabangan na ito. Okay? Dili ka ng tabangan. Tabangan na ito. Ginatabangan ni pastor. So we have to have this unity. Okay? Pangalawa, we have to know that unity has a power. Panghuli, one unity leads to sustainability. Okay? Pag sinabing sustainability, means to prolong or to last. Okay? Ibig sabihin, itong church na to, wala dapat ganing, next day, what next month, ha? Dili na siya, dili na mag-prolong, dili na mag, dili na siya may, dili na siya may pasabot sa sustainable. Okay?
Pag sinabing to sustain, when unity leads to sustainability, ibig sabihin mag-last siya. Hangtod sa hangtod. Eh kung wala na si Marlene, huwag mo sunod si Roger, anagya ko na ng simbahan. Okay? So mag-last yun siya. Sunod na pa kanya? Eta. Eh, stable sana eh. Okay? So sustainability, mag-prolong. Sabi natin, prolong. Amen? Pag sinabi yung mag-prolong, mag-dugay yun siya ba? Amen? O dindot, kung mag-dugay, mag-dugay na mag-dugay kaning simbahan, makadaghan po di makadaghan ang mga tao na maluwas. Amen? And you have to know the purpose of this church. Okay? The purpose of this church is just like a hospital. Hospital, kaya nga naman, daghang mga masakiton. Sakit sa dugang, sakit sa emosyon. Dapat diri ka simbahan, matambalan sila. Wala ay dapat ma-reject diri ka simbahan. Okay? Anybody should be welcome sa kanina simbahan. No matter who you are, dapat welcome dito sa church. Doon na yung mga hospital, di ba? Doon ay mga hospital, kung makita gani ka nga mula, huwag may kabayan ni. Diba? Huwag kabayan. Ah, hangtod mamatay na ngayon. Eh, kaya nga naman, di man ati manun. So, diri, pastors, leaders of the church, ati manun ang mga musulod. Okay? Amen. Para itong giwel itong ganina. Ah, kanindot sa bibi ni Mawin Kamoy. Amen po ba? Okay? Not only ang church mahimong murag hospital. Okay? Ang church dapat mahimong siyang rehabilitation. Rehabilitation, asa man na permanente ginakuhan? Asa man na pagpapanginaw ng rehabilitation? Kasi na yung mga adik diha, di ba? Diya sila ma-restore, kasi na yung mga buang-buang. Diya sila ma-restore! Amen! I-restore na po sila! Okay? Muna siya ang purpose sa church. Hospital, rehabilitation, and at the same time, the church must be like a school. At sa school, dira matudluan ang mga tao. Okay? That's why, brothers and sisters, members, you have to learn from the messages. Mga Sunday school, pulong sa Ginoo, you have to learn. Pastors, mga nagawali, hindi lang basta preaching, kundi dapat teaching din, matuluan ko tatanan. Amen. Okay? So, sa dapat ang church, number one is, dapat hospital. Okay? Kadua, dapat rehabilitation. Ikatulo, dapat mahimo siyang school. Okay? Dapat mag-practice na siya, makita na, mag-manifest dapat na siya sa tuwang simbahan. Amen? Amen po ba? Okay? So, sustainability, talking about sustainability again. Okay? Kinakailangan mag-prolong, hindi lang yung parang, hindi na taman ta. Okay? Bakit kailangan magtagal itong church na to? Kaya dapat, kung bakit magtatagal ang church na to, kasi marami po ang mga luwasunod. Amen? Daghan pa ay kinanglan maluwas. Mo dapat paningkamutan nato nga mag-sustain, mag-prolong, mag-last kanina church. Tabangan nato. Amen? Just like the time of Noah. Okay? Ang halimbawa po nito, you are united just like Noah and his family. They are united in building the ark. The ark represents, sabi natin, church. Okay? As they building this, they are building the ark. Anong purpose? Bakit? They are building the church. They are building the ark. Bakit? Para ma-preserve unang-una yung family nila. Tama? Okay? At yung mga animals. Pero prior to doon mga kapatid, grabe ang ilang pagpanintamot. They are indeed united. Look at that, okay?
yung tatay, yung nanay, si Sim, Ham, Japheth, lahat mga mga asawa sa ilang mga anak. They are really united. Araw, gabi, nangitamot ko sila kay anuman. Naiplano ang Gino. Naiplano ang Gino, kanina nga art. It's a nagatopoy nga naiplano ang Gino sa kanina church. Naiplano ang Gino sa kanina church. Okay? You are here today, it's hindi para sa accident, hindi the accident na dito ka. May purpose ang Lord. Okay? Maybe ikaw yung Shem, Ham, and Japheth. Okay? Ikaw yung mga, ikaw yung family na ililigtas ng art. Okay? And then, they are really united. Okay? And mga anak, mga asawa, grabe ang ilang. Dapat ganyan yung church, di ba? Okay? Dapat lahat na tinabangay. Kasi para mag-build yung church. For what? For the salvation of many people. Okay? Kasi usahay, dahil mga tao nagkatawa sa to, ha? Kinsa din nagagig mga persecution. Mananapot mga tao, mga pano, Kristiano, Hallelujah, Christian Burdo. Maski ang mga ubang mga tao magkatawa sa to, kasi padayon gihapon. Amen. Kaya ato lang kinahimo ang kabubuton sa Ginoo sa atong pinabuhi. Pero at the mind, in the mind of Noah, bobo na panahon, naging bakato. Ang iyang anak, magpungulaw na lang ba? Sige katawa mo. Sige kapon siya. Tapos. Pero, they are united. They are harmonious. Okay? And even sa time, kung itala ng tanang mga hayop, mga pears ito, bilisa yun. Isipin nyo lang, bilisa yun. Tama? Ngayon sa Ginoo, pagkuha mo dito, mga pares-pares, mga man, hayop. But by the grace of God, siguro mga hayop po dito, gigripping na daan sa Ginoo, ba? Okay? Pagsitsit ganin ni Simham, Japheth, o Noah, sumundayan mo, ha? Ayos sila pagsudlay eh, ha? Ayos sila pagsudlay. Dili na! Alibante! Mong partner, sunod! Sunod po dila. Pero na sila ay mga, kuwan ba? Naibuot ba? Mga unggoy! Hello? Amen! So, naluwas! Naluwas ang mga hayop. Mga na yan, naluwas ang mga hayop. Muna karon, okay? Na ay mga hayop. Yahapon, hantot ka ron. Amen. Kanayang mong katapad doon. Dili na siya yung anak. Dili siya ang hayop. Dili siya ang unggoy. Okay, so, it happened. So, bakit? Ano nangyari? Nasustain. Nasustain yung generation nila. Nasustain yung mga hayop. Okay, because of that hour. Okay? Nagkaroon ng kaligtasan yung mga tao at yung mga hayop. Eh, alam niyo po, hindi basta-basta yung ginawa ni Noah at ang kanyang pamilya. Okay? Kung may malaking ark o barko, pangalawa na yon sa Titanic. Look at this Titanic. Ito yung ginawa ng tao. Okay? Yung Titanic. 175 feet high. Okay? 45 feet high. Yung kay Noah. Okay? Look at the difference. Okay? Look at the difference. Okay, look at that. Kita din mo ba? Ang construction, gamit din steel, bakal, ito, woods. Sa panahon kaya sa una, kaya dili pa high-tech ang mga makinarya. Manumano dyan. Kapas, grabing singot. Pagkahuman, pagkahuman sa na-construct ang art, ang bako, naimuno sila maskulado, oy. Murag nag-exercise, nag-gym lang siya. Pero still, welding na na. Okay? Pero sa time ni Noah, grabe yung napanitama. And, look at this capacity. The capacity ng Titanic is 3,547 people. Ang provision, pwede mag-stay ang tao 3 weeks na. Pero look at Noah's Ark. Ang capacity niya, 5,000 plus animals. And then 2 million plus insects plus 8 ka tao
of provision, pila sila katuwig nag-stay dito? 1 year and 17 days. To be exact. So, na-prolong. Okay? Because of that unity, nagkaroon ng sustainability. Amen? So, look at this. Noah's Ark, ginawa less than 74 years. Grabe. Grabe. Pag-construct. Taas kayong panahon. Okay? And the stay, the duration of Noah's inside the Ark, 377 days. Or 12 months and 17 days. Okay? Na-sustay ng ilang pagkaon. Pagkaon ng mga hayop, pagkaon nila. So, na-sustay. Then, after that, after the flood, na-sustain yun ang race sa tao. Okay? Pagkauman, pagpanaog nila, and then God commanded them, go and multiply. Okay? And then, yung mga hayop, nagsimula din sila mag-breed. Okay? Dumami na yung mga hayop. Okay? So, na-sustain. Same true in this church. Bakit natin kailangan ng unity sa church na to? Para ma-sustain ang mga next generation. Daghang pa yung mga tao ang kinanglan maluwas. Kung dili tanan makuha sa United Methodist o laing mga simbahan, evangelical, born again. Tapos na ito. Amen? Disseminate sila sa Ginoo. Dito mo, sa Tumblr mo, dito mo, sa Netflix, sa Tumblr, dito na po, ang upan dito sa evangelical. Amen. Amen ba? Nakuha ninyo ang point, my son. Okay? So, we have to be united. We really have to be united. Amen. So again, when to know that unity has a power, when unity leads to a greater productivity, and when unity leads to sustainability. Alam niyo po, mga kapatid, alam niyo, kalaban lang ng unity, insecurity. Alam? Bakit merong walay pagkaiusa sa church? Kung saan mga insecure, kamuban? Sabi na, nasa mahatag. Kanina, mahatag tayo. Insecure. And then misunderstanding. Okay? What's up with sa kayo mga unforgiveness, pride, jealousy. And always remember, tulad ng sabi ng John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Dili gusto sa Yawa na ang tao sa Ginoo united. That's why inahimo sa Ginoo sa yakin sa Yawa ang tanan niya mga efforts ko para bungkagon, okay, wasapon, i-destroy ang simbahan. But again, you must have a one spirit, and that spirit should be you are united. Tulad ng binasa kanina sa scripture natin in John 17 verses 9-25. Ayan ang kung titignan natin yun. That was a prayer spoken, prayed by Jesus. Prayer ni Jesus yan. Okay? Anong sabi ni Jesus? Sabi niya, protect them by the power of your name so that they will be united as just as we are. I pray that they will be all, you be one, so they may be one as we are. And then, that they may experience such perfect unity. Okay? Protect them by the power of the name of your name, so that they will be united just as we are. Ito yung prayer ni Lord Jesus. United. Ito yung crying. Okay, I pray that they will be all one, be one. And then what else? They may be one as we are. Okay, that they may they experience such perfect unity. So Jesus prayed for the unity of all the believers. Amen. We must be united.
kung design ni Pastor Roger, kung design ng mga leaders na dito, you're united. Bago pa natin dinisaya, bago pa natin pinag-pray, pinag-pray na ni Jesus ang unity ng mga believers, ng mga disciples, at yung mga maniniwala. And we are that. Tayo, kasama tayo doon. Kasi pinag-pray ng Panginoon na tayo yung magkakaisa. Amen. Now, this time, may request everyone to please stand. Okay? As quick